Mahilig din ba kayo mag-alaga ng aso? Madami na ako naging alagang hayop tulad ng sisiw, rabbit, pusa, pero aso talaga yung pinakang gusto ko. Hindi ko na natatandaan lahat na naging alaga kong aso, pero isa si Jo Marie sa hindi ko makakalimutang aso na inalagaan namin. Tanda ko dati, bagong gising lang ako noon nung dumating siya sa bahay namin dala ng ate ko. Jet, gising! May pasalubong yung ate mo! Wow! Hala, ang cute! Thank you, ate! Saan naman ang galing yan, Neng? Nanganak po kasi yung aso ng amo ko. Eh, hindi nila daw kayang alagaan lahat, kaya binigyan kami. Babae nga dapat yun sa akin, pero buti na lang nakipagpalit yung katrabaho, kaya lalaki yung nadala ko. Ay, buti na lang at ayaw pa naman ng tatay mo ng babaeng aso at mag-aanak lang daw yan. Hanggang sa dadami ng dadami lang yan. Kung gaano ako mahilig sa aso, kabalik na naman ni tatay kasi for some reason, eh hindi talaga siya mahilig sa aso. Ang cute niya, ate. Alagaan mo nang mabuti yan, Jed, ha? Naku, sa una lang yung magaling si Jed. Tingnan mo, pagtagal niyan, ako rin magpapakain dyan. Kinuha pala namin yung pangalan Jo Marie sa ate ko, since siya naman talaga yung nagdala ng aso. Tuwang-tuwa ako nung dumating sa amin si Jo Marie, lagi ko nga siyang kasamang lumaog nun kahit saan. Wow, ang cute naman ng tuta mo, Jed. Bigay to sa akin ni ate. Ito na yung pagkain mo. Kain ka na. Jo Marie! Namiss mo ba ako? Namiss din kita. Nililiguan ko din pala si Jo Marie noon araw-araw noong tuta pa siya. Pero noong lumaki na siya, ang hirap na niyang paliguan. Tapos naging laog na din siya noon. Minsan nga kapag kakain na lang siya umuwi. Eh paano, lagi din siguro kasama yung mga aso ng pinsan ko. Uy, nakita niyo ba yung aso ko? Si Jo Marie? Ay, baka kasama si Whitey. Nakita ko yung kanina. Naghahamagan pa nga sila ni Bantay. Talaga? Sige, uuwi na ako. Baka nasa bahay na yun ngayon. Nay, andito na ba si Jo Marie? Oo, kaso ayan o. Paika-ika. Ha? Bakit po? Di ko alam. Ganyan na siya nang umuwi. Jo Marie, okay ka lang? Kung saan-saan ka yata pumupunta eh, ayan tuloy. Baka pinalo yan dyan sa labasan. Bakit naman nila papaluin? Aba malay natin, alam mo naman dyan sa labasan pag hindi kanilang aso binabalibang. Hiluti na lang natin, huwag ka na kasing laog ng laog. Ayan tuloy, gagaling din ba to agad, Nay? Oo, basta hilutin mo lang yan. Gumaling din naman yung paa ni Jo Marie noon pagkalipas ng ilang araw. One time, pumunta kami sa Laguna noon. Di ko natanda kung bakit pero umalis kami noon at walang naiwan sa bahay. Hindi naman namin pwedeng isama si Jo Marie noon kasi mahal ang bayad kapag isasakay siya ng barko. Tsaka medyo komplikado din talaga kasi malaki na siya at hindi na siya pwedeng kargahin. Tahan na! Hindi naman maaano si Jo Marie doon. Bakit kasi hindi siya pwede isama? Tumagal lang naman kami ng ilang araw noon sa Laguna bago umuwi. Nay, bakit wala si Jo Marie dito? Baka nasa laugan lang, uuwi din yun. Jo Marie! Jo Marie! Jo Marie! Akala ko nawala ka na. Miss na miss kita. Uy, Jed! Alam mo ba, nakakaaway yan nung iniwan nyo. Pakalat-kalat lang yan dyan sa labasan. Tapos minsan nakikipag-agawan pa sa pagkain ng ibang aso dyan sa kapitbahay. Ha? Huh? Nay, napakain nyo na ba si Jo Marie? Oo, ako naman lagi nagpapakain dyan. Eh ikaw, sa una ka lang talaga masipag magpakain. Hehe. Walang araw na hindi kami naglalaro ni Jo Marie noon. Para sa akin, siya yung pinaka-the best na alaga at best friend ko noon. Tapos isang araw, may mga tao na pumunta sa bahay namin noon para kuhanin daw si Jo Marie. Tanda ko pa dati, nanonood ako noon sa kapitbahay namin nung may nakapagsabi sa akin na ibebenta daw si Jo Marie noon. Jed, may mga tao sa bahay niyo.
Kukuha nila yung aso mo, si Jomari. Ano? Tay, anong gagawin nyo? Ibebenta na natin yung alaga mo. Bakit po? Ayoko, tay. Nanay. Hindi ako papayag, Jomari. Bakit ba ayaw nyo sa aso, tay? Sobrang iyak ako ng iyak ng mga oras na yun. Pati ngayon kapitbahay namin nakatingin na sa amin nun eh, pero wala akong pakialam nun. Isa lang ang nasa isip ko nun, at yun yung hinding-hindi ako papayag na kukuhanan nila yung aso ko. Huwag nyo na kayang ibenta, Chong. Nakakaawa naman yung anak nyo. Oo nga po, tara na. Hindi na natuloy yung pagkuha kay Jomari nun dahil naawa na din sa akin si tatay. At simula nun, hindi na niya ulit sinubukang ipakuha si Jomari sa akin. Pagkatapos nun, normal na ulit lahat. Magkasama kami ni Jomari palagi, naglalaro, naghahabulan. Siya talaga yung best friend ko nun. Hanggang isang araw. Oh, Nay, bakit ganyan po yung mukha nyo? Toy, si Jomari. Bakit po? Wala na si Jomari. Ha? Huh? Ano po? Jomari. May nakapagsabi sa akin no na nakita daw nila si Jomari minsan na kumakain sa ibang bahay. Kaya ang hula nila, baka nilason daw siya. Pero hindi ko din masabi kung totoo nga kasi matanda na rin naman si Jomari noon eh. Matagal akong hindi nag-alaga ng aso simula noon. Parang ang hirap kasi palitan ni Jomari noon eh. Bukod sa siya yung pinakamatagal namin naging aso, siya din yung pinakamabait sa lahat. Pero lahat naman siguro nakakapag-move on sa katagalan ng panahon. Tito Jed, may ipibigay ako sa'yo. Ano yun? Ito oh. Ano to? Huh? Wow! Aso! Gusto ko lang siguro i-point dito sa video eh, mahalin din natin yung mga hayop. Alaga man natin ito o hindi. Kasi tulad nating mga tao, may damdamin din sila. Marunong silang masaktan at magmahal at the same time. At saka naniniwala ako na man's best friend talaga ang mga aso. Kasi never ka nilang tatraidorin. Ipagtatanggol ka pa nga yung mga yan eh kapag nasisense sila na may panganib. At higit sa lahat, nakakawala sila ng stress. Isang yakap mo lang sa kanila, parang ayos ng lahat. So, ayun lang. Thank you sa panonood. Don't forget to like and subscribe. So, ayun guys. As of now, may dalawa akong alagang aso, si Kiefer at saka si Happy. And also, disclaimer, yung tatay ko ngayon, hindi na siya galit sa aso. Close na sila ng mga aso ko. May character development lang. Bye!